Hi guys, today we're gonna unbox the Redmi Note 9 Pro or the Redmi Note 9S. So open the box, makikita po natin dito ang isang cardboard na ano kayo naman nito. Ayun yung device na kita na natin. Balik natin yan mamaya. Dito makikita natin ang SIM ejector pin, mga papeles, warranty card ata ito, tsaka manual na hindi naman natin binabasa. Kapal niya. Guys, ano na pala ito? Reboxing na ito. Hindi na ito unboxing kasi nabuksan ko na ito. Ito yung warranty card at may pre-jellyfish din nakasama. Na manipis lang siya. I suggest na bumili na kayo ng pang-protective talaga para safe na safe yung phone. Set aside natin ito. Tingnan natin yung ano pa naman ang box. Ito ang device. Makikita natin. Mamaya na ito. Tabi muna natin ito. Dito makikita natin ang power brick. Sumisilip na yung power brick. 22 watts ata ito. Pero yung supported ng phone, 18 watts lang. Kaya may overkill yan. Ayan yung card. USB type A to use to USB type C. Set aside natin. Ito na ang phone. Malaki din siya gamitin pag maliit yung kamay mo, alam mo dalawang kamay ang kailangan mo dito. Sa baba mayroon siyang 3.5mm headphone jack, USB type C port, mic and downward speaker. Sa side naman makita mo yung volume rocker niya tsaka ang fingerprint scanner at power button. Yan. Sa isang side lang lahat. Sa taas, IR blaster at isa pang mic noise cancelling ata ito. Sa left side naman makita mo yung SIM tray. Makita natin napaka glossy ng finish ng likod kasi Corning Gorilla Glass 5 na to. Setup ko muna guys, balik ako mamaya. Pinasetup ko na yung device para mapakita ko na sa inyo kung ano yung na-setup ko na yung device guys. Tingnan natin yung specs nya sa Antutu tsaka yung score na rin. Na-run ko na ito kanina, nakakapit sya ng 264. Napakataas nya para sa isang mid-range device. Nakita natin yan, Snapdragon 720G at para sa kanyang CPU. Sa kanyang GPU naman, Threadno 618 with a resolution of 1080x2400. Ang screen size niya ay 6.67 inches. Malaki talaga. IPS LCD 395 pixel per inch. Yung kanyang overview ng mga kanyang specs. Pakipost na lang kung nabibilis na kayo sa bag scroll ko. Mayroon na siyang 5020 mAh battery. Mabilis naman siya gamitin. Papakita ko sa inyo yung kanyang fingerprint tsaka face unlock. Yan, naset ko na siya sa thumb ko, right thumb. Ayan, tatlo yung na-register ng thumb. Pero isang thumb lang yun, tatlong best lang ako register. Testing natin yung mabilis. Ayan, mabilis. Isasagi mo lang yung thumb mo. Talagang mag-copy na siya talaga. Tingnan natin ang face unlock. Mamaya, sa set ko lang yung face unlock.
Okay guys, right back. Kanyang face on lang. Makita nyo, medyo pale kasi may sombrero at tsaka may salamin. Pero mabilis, makikita mo nyo naman dito na mabilis. Yun, isa pa. Yun, ayos. Punta naman tayo sa gaming niya. Testing natin yung COD. Again, meron siyang Qualcomm Snapdragon 720G with Adreno 618 GPU. Smooth naman yung COD. Mamaya papakita ko yung settings ng kanyang graphics. Very high, mawawala yung max frame rate. Kaya suggested ko high graphics lang, tapos max natin yung frame rate para mas smooth. Kaya kaya naman ito yung everyday task na kaya yung binibigay natin sa mga social media apps. Kaya nyo mabilis mag-open, mabilis mag-load. Siyempre depende na rin sa internet yung ibang aspects ng bilis. Saan sinaset yung dark mode, punta kayo ng display, display yung dark mode. So, gusto ko itong dark mode kasi hindi masakit sa mata, lalo na kung gabi. Punta naman tayo sa camera department. Digital zoom for 8 megapixel portrait mode, meron din siyang light mode, panorama, and pro. Pwede nyo yung palikutin nyo kung gusto nyo. Meron din siyang macro sa settings sa taas. Sa watermark yan, punitin nyo lang yung camera settings tas yung watermark. Nandiyan siya HDR, AI mode, video, short video, slow mo. Pwede nyo palitan yung frames per second nyo sa taas. Pwede 120, 240. Sa kanya nga palang selfie camera, meron tayong 16 megapixel front punch hole camera.